Hallelujah. Praise God. It's Christmas season once again. Kaya welcome po sa ating gawain na Sambang Gabi Online, na kung saan sa pamamagitan nito ay gabi-gabi tayong magsasama-sama for 9 consecutive nights, enjoying the presence of God, singing praise and worship songs, declaring His goodness through featured testimonies from some of our brethren, listening to spirit-filled messages, special numbers, Christmas trivia, and many other things that I believe will definitely bless each and every one of you. Kaya welcome po muli sa ating pong gawain ng Sambang Gabi. At sa pamamagitan po ng gawain ito, saan mang dako kayo naroroon, salamat po na dahil sa ating internet connection, God is able to connect us to one another. At ito pong Sambang Gabi natin ay ito po yung isang makabuluhang paraan ng ating pong pagsa-celebrate o pagdiriwang ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya purihin po ang Diyos. Alam ko po na kayo ay lubos na pagpapalain ng Diyos sa inyong pakikibahagi sa gawain ito ng Panginoon. Hallelujah! So, basahin po muna natin ang ating pong passage na nasa aklat po ng John chapter 1 verse 14, na kung saan ay dito po natin hinango ang ating tema para sa Sambang Gabi ito. Sabi po ng John chapter 1 verse 14, "The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth." Sa Tagalog po, ganito po ang sabi, "Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Hallelujah! We give you glory, we give you praise, we give you honor, O God. Tunay nga na karapat-dapat ka sa lahat ng parangal at papuri ng iyong bayan. We are grateful, O God, sa pagkakataong ito, sapagkat muli, binigyan mo kami ng pagkakataon na maidaos po ang ganitong gawain ng pagsasama-sama sa pamamagitan po ng ganitong platform. Ay ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay hinayaan mo na magkaroon po ng kaugnayan, Lord God. Kaya salamat po ng marami sa biyaya ng internet. Salamat po na sa pamamagitan nito ay saan man naroroon ang bawat isa sa amin, Ikaw po, O Diyos, ang nag-uugnay sa amin. Salamat din po sapagkat alam namin na sa pagkakataong ito ay sa loob ng siyam na gabi na aming pagsasama-sama, O Diyos, alam namin na meron ka pong gagawin na dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman ang aking dalangin, O Diyos, continue to speak to us sa bawat bahagi ng pananambahan. Salamat, O Diyos, sa iyong mga lingkod na talagang naghanda para po sa gawain ito. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo ang bawat isa na kabahagi ng gawain ito, O Diyos. At ngayon pa lamang tinatanggap na po namin, Panginoon, ang mga pagpapalang inihanda mo sa amin sa loob ng siyam na gabi na kami po ay magsasama-sama upang Ikaw ay aming dakilain, parangalan, at patuloy, O Diyos, na itaas sa aming mga buhay. Purihin ka, Ama. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa iyo in Jesus' name. Amen. Ang tema po natin para sa Sambang Gabi 2022 ay The Glory Has Come. Kaya when we think of Christmas, ito ang isang katotohanan na dapat po maging laman ng ating isip na ang Kapaskuhan po ay isang pagkakataon na kung saan ang dumating sa atin ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi nga po dito sa ating passage, sabi sa verse 14, sabi, "The Word became flesh." The Word referring to Jesus. Siya ang tinutukoy dito na salita. Pag tinignan po natin ang John chapter 14 verse 1, ay yan po yung ating makikita. Yung salita na tinutukoy doon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ganito po sinasabi ng John chapter 1 verse 1, "Sa pasimula pa'y naroon na ang salita,
Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At ang salitang ito ayon sa verse 14 ay naging tao. The Word became flesh and made His dwelling among us. At ang sabi pa po doon sa bahagi ng verse na binasa natin, we have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Now, tingnan din po natin ang verse na ito mula po sa Amplified Bible. Sabi po, and the Word, referring to Christ, became flesh, human, incarnate, and tabernacled or fixed His tent of flesh, live a while among us. And we actually saw His glory, His honor, His majesty, such glory as an only begotten Son receives from His Father, full of grace, favor, loving kindness, and truth. So, dito po, ang ating Panginoong Jesus na siyang nagkatawang tao, the Lord came to us and blessed us with His glory. Nung dumating ang Panginoong Jesus, kasama na dumating ay ang kanyang kaluwalhatian. So the glory has come. At ang sabi, dumating ang salita at tumahan sa piling natin, puspos ng kapangyarihan at kadakilaan. Yan po ang sabi sa Tagalog. Sa English naman po sabi, we have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. So nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, pero nung dumating siya dito sa lupa, ang kaibahan niya sa lahat ng mga isinilang, siya lamang ang dumating na taglay ang kaluwalhatian. Kumbaga, ang dumating sa atin na ating manunubos ay isang glorious Savior. Taglay niya ang kanyang kaluwalhatian o glory na katulad ng kaluwalhatian ng kanyang Ama. Kaya ibig sabihin, ang dumating sa atin ay ang glory ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Ama, gayon din ang Anak. At yan po ay malinaw na ipinapahayag ng Hebreo chapter 1, verse 3. Masabi, ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos. Sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang Anak. So makikita natin na ang Panginoong Jesus, kung paano ang Ama ay nagtataglay ng kaluwalhatian, at ang Anak na mula sa Ama, ang sabi, kung paano ang Anak, ang Ama ay gayon din ang Anak. At ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos. So, yung kaluwalhatian ng Diyos ay taglay-taglay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nung siya ay nagkatawang tao, dumating siya dito sa piling natin, ano ang daladala niya? Yung kaluwalhatian na kanyang taglay-taglay. Ang sabi po ng karugtong na verse sa Hebreo chapter 1 verse 3, siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa NIV, ay ganito po ang pagkakasabi, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. So, makikita po talaga natin na kung ano yung kalagayan ng Ama, ganun din ang kalagayan ng Anak. At ang sabi, the Son is the exact representation of God's glory. Exact representation of His being. Kaya, maliwanag dito na kung ano ang kalagayan ng Ama, ay ganun din ang kalagayan ng Anak. Kaya nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi, dumating siya, nataglay ang kaluwalhatian. Kaya, the glory has come. Now, anong ibig sabihin na ang dumating sa atin ay glory o kaluwalhatian ng Diyos? Sabi kasi ng mga alagad, we beheld His glory. Si John ang nagpapatotoo nito at sinasabi niya na nakita nila ang kaluwalhatian ito ng Panginoon. So, nung nagkatawang tao ang Panginoong Jesus,
dumating siya na taglay ang lubos na kaluwalhatian. It was the glory of the Lord that they saw. Pag sinabing glory, ang ibig sabihin po nito ay yung perfection, yung beauty beyond measure, na ibig sabihin walang anumang weakness or kapintasan. Pagka sinabi natin glory ng Diyos, yun po yun. Now, in the Bible, pagka sinabing glory of God, pag ginamit po itong salitang glory of God, ito po ay ginagamit in various ways. It can refer to God's greatness, His honor, His beauty, His power, and His light. Also, pag sinabi rin pong God's glory, it pertains to the manifest presence of God to His people. Kaya, pag naririnig po natin na bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ibig sabihin, yun po yung manifest presence of God. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero pag gusto niyang ipadama ang kanyang presensya sa kanyang bayan, yung kanyang kaluwalhatian ay nararanasan, nakikita ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Tulad po ng tala ng Exodus chapter 40 verse 34. Ito pang sinasabi, "Then the cloud covered the tent of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle." So yun po yung ibig sabihin ng pagka binanggit po o pagka ginamit sa Bible yung glory of God. It pertains to the manifest presence of God to His people. Now, ano po ibig sabihin ng phrase na the glory has come? Dalawang mahalagang katotohanan po yung ating bibigyan ng pansin sa para sa ating pong tema na ito. Ngayon po, ang bibigyan ko po ay yung unang mahalagang katotohanan. At sa susunod po na pagtayo ko para po sa iba pagpatuloy ang karugtong ng mensahe nito ay ipapahayag ko din po yung pangalawang importanteng katotohanan na may kaugnayan po dito sa phrase na the glory has come. Now, punta po tayo doon sa first important truth of this phrase. Kung ang glory of God, it pertains to His manifest presence, then to say that the glory has come means we receive the gift of His presence. Ibig sabihin, nung dumating ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang ibig pong sabihin dito, dahil ito po yung it pertains to the manifest presence of God. So kung naririto ang kaluwalhatian ng Diyos, ang ibig sabihin, ang dumating ay ang presensya mismo ng Diyos sa atin. Kumbaga, ito yung kanyang kaloob sa atin. The glory is God's gift of His presence to us. So, pag sinabi po natin Christmas, ay pwede po natin sabihin na Christmas is about God's gift of His presence to us. And that is the first important truth of this phrase, the glory has come. Siya mismo ang ating regalo, ang presensya ng ating Diyos. Yung kanyang pagsama. Bakit po? Kasi ang sabi, God is our Emmanuel. God with us. Ang ibig sabihin po ng Emmanuel, ito po ay galing sa Hebrew word na dalawang salita po ang pinagsama, Emmanu, na ang ibig sabihin po ay with us, at yung El, God. Kaya pag pinagsama mo, ang ibig sabihin po ng Emmanuel, God with us. So, dapat yun po yung sineselebrate natin kapag ka po panahon ng Kapaskuhan, ang sineselebrate natin ay yung the presence of God in us. Yun yung reason bakit tayo nagsa-celebrate. Bakit? Because God has gifted us with His presence. Dumating siya sa atin. Dumating ang presensya ng Diyos sa atin. Pero yun nga lang po, when you look at how Christmas has been celebrated over the years, sa halip na ang makita ng tao about Christmas ay yung gift of God's presence, ano po ang
nakikita natin na pagparaan ng pagsalubong at pagdiriwang ng mga tao sa Kapaskuhan. Hindi po natin nakikita yung katulad ng nakita ng mga alagad na sabi, we beheld His glory. Ang nakikita po natin na paraan ng pagsalubong at pagdiriwang ng mga tao sa panahon ng Kapaskuhan ay yung medyo ito ay commercialized na. Sa halip na ang paraan ng pag-celebrate ng Christmas is to focus on the glory of God sapagkat ito yung dumating sa atin, sapagkat ibinigay ng Diyos, ito yung kanyang gift sa bawat isa sa atin, yung kanyang presence. Pero ano po ang nangyari? Habang tumatagal, ang Christmas ay nagiging tinitingnan ng mga tao is more on the festivities. Yung mga kasiyahan ng Pasko, yung mga may kaugnayan sa mga bagay ng Pasko. Ngunit kakaiba ang mga disciples. Ang nakita po nila, ano pa talagang dahil nakita nilang kaluwalhatian, nandun yung kanilang puso na puspos na kagalakan. Bakit? They saw the glory has come. Alam niyo po, when you focus on God's glory, ang makikita mo ay yung kanyang perfection, yung kanyang beauty, yung kabanalan ng Diyos. At tulad po ng nangyari kina Apostol Pedro, nung makita nila ang kaningningan at kaluwalhatian ng Panginoon, ganun na lamang yung kanilang labis na kagalakan. Ano pa, sabi nga ni Pedro, nagsuggest siya sa Panginoon, Panginoon, dumito na lamang tayo. Ayaw na niyang matapos yung tagpo na yon. Bakit? Kasi kapag ka nakita mo ang kaningningan, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang makikita mo talaga ay yung perfection, yung beauty beyond measure na ayaw mo nang umalis doon. Nais kong basahin itong bahagi na ito para maintindihan natin yung nilalaman noong nung kwento na yon. Sa Luke chapter 9 verse 28 hanggang 35, bagamat ito po ay may account din sa Matthew chapter 17, pero tingnan po natin ito dito sa Luke chapter 9. Sabi, walong araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. So dito makikita natin na nagkaroon ng transfiguration, nagbagong ng anyo ang Panginoon at maningning na maningning yung kanyang kaluwalhatian ay nahayag ng oras na yon. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Sabi sa verse 32, tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning. So nakita nilang Panginoong Jesus doon sa kanyang maluwalhating kalagayan. Nakita po nilang tatlo, hindi lamang si Pedro. At nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, referring to Moises and Elijah, sabi po ni Pedro, Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinabi. So makikita po natin na dahil doon sa kanyang pagkatingin, pagkakita sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, ano na naging kanyang decision? Sabi niya, Guro, Panginoon, dumito na tayo. Huwag na tayong umalis dito. Bakit? Kasi nga po, yun yung isang magandang kalagayan kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, parang ayaw mo nang matapos. Parang ayaw mo nang umalis doon sa lugar na yun. Dahil ang gusto mo na lamang tingnan ay yung nararanasan mo na kanyang kaluwalhatian. Hindi po ba ganyan ang madalas na karanasan natin kapag tayo ay naroroon sa kalagitnaan ng gawain ng Panginoon? Ano pat nararanasan natin yung kapuspusan ng Espiritu, yung kagalakan? Parang ayaw na nating matapos ang gawain. Di ba? At para bang
halos ayaw na natin maghiwa-hiwalay. Kasi nararamdaman natin na naroroon sa ating kalagitnaan ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsamba. Kapag nasa gawain tayo ng Panginoon, parang ayaw mo nang matapos. Ayaw nang mag-uwian. Minsan nga po, ay ako po, dahil hindi rin naman po mainam na lagi na lamang tayong sama-sama, meron pa rin naman tayong mga kailangan gawin. So, kailangan minsan ay, kumbaga, ako na ang tumatapos ng pagtitipon para lang talaga ang bawat isa ay mag-uwi o mag-uwian na. Pero kung tutuusin po talaga ay halos ayaw nating mag-uwian kasi masarap pong tumahan sa presensya ng Panginoon. Katulad nga po dito ni Pedro, nung makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kaniningan ng ating Panginoon, ayaw na niya itong matapos. Kaya sabi niya, Lord, dumito na tayo. So ganoon din naman, pag tinignan mo ang Pasko sa dala nitong kaluwalhatian, na sabi nga, ang salita na sa simula ay naroon na at kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos, ang salitang ito na nagkatawang tao ay tumahan sa piling natin at taglay ang kaluwalhatian. Kapag ka tinignan natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, tinignan natin ang Panginoon doon sa kanyang tunay na maluwalhating kalagayan, ito ang magpupuspo sa atin ng kagalakan. Ano pa, halos ayaw na natin, parang ang idea ayaw na natin matapos ang Pasko. Gusto na lamang natin lagi ng Pasko. Pero kung pwede nga lang ba? Pero yung iba po na hindi alam ang ganitong katotohanan, katulad po ng mga hindi pa nakakaunawa ng kalooban ng Panginoon, alam nyo, ang nakikita po nila, dahil hindi nga po nila na uunawaan, hindi nila naranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon, yung gift of presence, yan po ang Christmas na dumating sa atin, the presence of God. Yung mga tao na hindi po nila ito na kikita, hindi nila nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Pasko, ang nakikita po nila sa Pasko ay kagastusan. Kaya kung maaari ay ayaw na nga po ng iba na dumating pa ang Pasko. Bakit po? Kasi nga po, ang Pasko para sa iba ay laging may kaugnayan lang sa material. Kaya dahil walang pera, hanggat maaari, sana huwag nang dumating ang Pasko. Kaya yung iba nakikipagtaguan, pag-araw ng Pasko. Kasi nga naman sa hirap ng buhay, tapos ang daming namamasko sa iyo, hindi lang bata, kundi pati matatanda. Kaya ang idea ay, sana huwag nang dumating ang Pasko. Ngunit hayaan niyo kong sabihin ko sa inyo ito, mga kapatid. Kapag tinignan mo ang Pasko doon sa paraan na bakit ba mayroong Pasko? Mayroong Pasko kasi may dumating. Sabi, ang salita ay naging tao at tumahan sa piling natin. Puspos ng kaluwalhatian. So pag tinignan natin na ito ang Pasko, ang dala ng Pasko ay kaluwalhatian ng ating Diyos. Ito yung kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, dapat mas lalo tayo mag-celebrate. Let's celebrate Christmas because it is God's gift of His presence to us. Kaya yun yung dapat nating inaalala na katotohanan na hindi dapat mawala sa atin kapag ka panahon ng pagsa-celebrate ng Christmas. Ang hatid nito ay kagalakan. Sabi nga po ng mga anghel nung ini-announce nila doon sa shepherd na sabi, I bring you good tidings that will bring great joy to all men. So Christmas should bring great joy to all men. Ito talaga yung purpose ng Diyos. Hindi terror, hindi stress, pero sa iba, dahil hindi nga nila unawa ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang Pasko para sa kanila ay dapat katakutan, dapat iwasan. Ang Pasko sa kanila ay kapaguran, kagastusan. But the angel said, I bring you good tidings that will bring great joy to all men. Bakit great joy? Kasi sabi doon sa Luke chapter 2 verse 11, sabi, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang Kristong tagapagligtas.
So dapat tayong magalak sapagkat dumating na ang ating tagapagligtas. So that's how we are supposed to look at Christmas. Ito yung sapat na dahilan para ang bawat isa sa atin ay maging, kumbaga, magkaroon ng lubos na kagalakan sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ngunit kapag kahit hindi ito ang naging focus natin sa ating pagdiriwang ng Pasko, sa halip, ang ating focus ay yung mga bagay na non-essentials of Christmas, ano po ang mangyayari? Mamimiss mo yung talagang very essence of Christmas. Because Christmas is, number one, God's gift of His presence sa bawat isa sa atin. Sabi nga, naparito ang, sabi, naging tao ang salita at tumahan sa piling natin. He dwell among us. He became one of us. Mga kapatid, mga magulang, mga minamahal, as we celebrate this Christmas season, let's focus on the glory of God. Yan ang dala ng Pasko. Hindi malabis na pag-aalala, hindi stress. Kundi ang hatid ng Pasko sa atin dapat ay kagalakan. So, focus on the manifest presence of God. That is His gift for us. His presence. Now, how to receive God's gift of His presence? Isa lamang po. Isang mahalaga lang na dapat nating tandaan. Paano ba tayo magkakaroon noong, paano ba itong natin tatanggapin itong gift of His presence? Isa lang. Ano po yun? Make room for God's gift of presence in your life. Nung dumating ang Panginoong Jesus dito sa lupa, the Bible says in John chapter 1, verse 10 and 11, na sabi, nasa sanglibutan ang salita, nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanglibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. No, pansinin niyo po, may tuturing natin na isa sa pinakamalungkot na talata ng Biblia, ito pong aking binasa. Sinasabi, nasa sanglibutan ang salita, nilikha ang sanglibutan sa pamamagitan niya. So, naririto ang Creator, nasa lupa, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng bagay ay para sa kanya, nilikha sa pamamagitan niya. Pero anong sabi dito sa verse 10? Hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya yung ating great Creator, pero hindi siya, nandito siya sa sanglibutan, pero hindi siya nakilala ng mga tao sa sanglibutan. Ano pang sabi? Naparito siya sa kanyang bayan mismo. Ngunit ano? Sabi, hindi naman siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. He came to His own with a gift of His presence. Dumating siya, daladala ang kanyang sarili. But His people rejected Him. At nakikita po natin ang katotohanan ng iyan. Or nakita natin yung katotohanan ng iyan nung dumating si Jose at Maria sa Jerusalem na naghahanap ng bahay panuluyan, ngunit wala man lamang tumanggap sa kanila. Wala nang lugar para sa ating manglilikha. Kaya ano pong naging lugar? Nakita natin, di ba? Na dahil wala na pong lugar sa mga panuluyan, ang ating Panginoon ay pinanganak sa isang sabsaban, sa kainan ng mga o sa lugar ng mga hayop. Ganun po naging kalagayan ng ating Panginoon. Siya ang lumikha, pero itong lumikha ng daigdig, naparito sa sanglibutan, pero hindi siya nakilala ng mga tao sa sanglibutan. Naparito siya para sa kanyang bayan, pero tinanggihan siya, rejected by His own people. At maging hanggang sa panahon na ito, ay iyang kalagayan na yan na walang lugar para sa Panginoon, rejected ang Panginoon. Makikita natin yan kung sa paraan ng pagdiriwang ng marami mga tao, maging hanggang sa panahon natin
sa ating kapanahunan. Makikita natin ang mga tao, they are very busy with so many things. Mayroong mga festivities of Christmas. But very few people really care to go to church and thank God for the gift of His presence. Sa mga parties, present yan. Sa mga Christmas party, kabi-kabila, present yan. Pero sa gawain ng Diyos, hindi makapunta. Well, purihin ko ang Diyos sa inyong mga buhay sapagkat pinili niyo ang presence ng Lord sa pamamagitan po ng pagdalo sa ating sambang gabi. You really made room for God's presence in your life. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Yes, God's gift of presence dwells to those who believe in Him. Tumatahan ang Panginoon yung kanyang kaloob ng kanyang presensya, ng kanyang pagsama ay nararanasan ng sinumang nananalig sa kanya. Bagamat naparito ang Panginoon na daladala ang handog na ito, yung kanyang presensya, ito'y nararanasan lamang ng mga tao na naglalaan ng lugar sa kanilang buhay, sa kanilang puso para sa manglilikha. Kaya sabi nga po ng Lucas chapter 17 verse 21, at wala rin magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So, God's gift of presence is being enjoyed by those who believe in Him. Kaya, no wonder, ang ating Diyos ay tumatahan sa kanyang church, tayo bilang mga mananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya lahat ng nananalig sa Panginoon, lahat ng naglagay ng lugar sa kanilang puso para sa Panginoon, ay pinag-aharian ng Panginoon. At hindi lang basta pinag-aharian, kundi ang sabi nga, tumatahan ng Panginoon. At ginagawa niyan tayo, ang ating katawang ito, ang ginagawa ng Diyos na kanyang templo. Dito siya lumuluklok sa mga tao na naglaan ng lugar sa kanilang buhay para ang Panginoon, yung kanyang presensya, ay paghariin. Kaya sabi ng 1 Corinto chapter 3, verse 15, sabi, don't you know, or verse 16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit is in you? So sinasabi dito na tayo po, itong sisidlang ito, ang pinakamainam na isilid natin dito sa katawang lupang ito ay ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat naparito ang Panginoon para ipagkaloob sa atin yung kanyang presensya. At sino ang magtataglay ng presensya ng Panginoon? Lahat ng nananalig sa Kanya. At tayo po yun, church. And when we believe, ang ginagawa ng Panginoon, He dwells in us through the Holy Spirit. Kaya ngayong sambang gabi and throughout Christmas season, let us enjoy the manifest presence of God. Gabi-gabi, ipagdiwang natin ang presensya ng Panginoon na taglay ng bawat isa sa atin. Ipagdiwang natin na yung gift of His presence ay tinanggap natin. At dahil nasa atin yung gift of the presence of God, ang pangako ng Panginoon, alam niyo itong presence ng Lord sa atin. Sabi niya, di ba? Matthew chapter 28 verse 20, sabi niya, I will be with you even to the end of the age. Ibig sabihin, itong presence ng Panginoon na binigay niya sa atin, it will abide in us. Mananatili ang Panginoon sa atin hanggang sa wakas ng panahon, hanggang sa dulo ng panahon. So, God committed Himself to be with us always. Bakit? He is our Emmanuel. And He is the gift of Christmas. Ano binigay niya sa atin? The gift of His presence. Because He is Emmanuel. He is with us. Kaya ngayon po, as we celebrate this Christmas, itong season na ito, yun po yung isang bagay, isang katotohanan na alalahanin po natin.
Let us be thankful. Let us be joyful. Magalak po tayo sa katotohanan ito na ang Christmas ay nagpapaalaala sa atin dahil dumating ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang ibig sabihin, ang dumating sa atin ay the gift of God's presence. Ang kanyang presensya ay dumating sa atin at dahil nanalig tayo sa kanya, siya ay sumasama sa atin at siya ay nananahan sa bawat isa sa atin. At yun yung maging kagalakan ng bawat isa sa atin. As we celebrate this Christmas, itong sambang gabi, ito po yung ilagay natin sa ating puso. Purihin natin ang Panginoon for His gift of His presence through us sa pamamagitan po ng Pasko. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Let's go to God in prayer. Our Heavenly Father, we praise you, we honor you, we give you glory, O God, because you deserve it. We thank you for this wonderful season na kung saan, once again, we will remember and celebrate your goodness in our lives. Pasasalamatan ka namin, ipagdiriwang namin ang dumating na kaluwalhatian mo sa amin. At hindi lamang basta dumating ang iyong kaluwalhatian sa amin, kundi ikaw mismo ang sumasama sa amin. At ginawa mo pa na ang aming buhay, itong katawan na ito, ay pinili mo na maging tahanan mo. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito, that your presence abides in us, even to the end of the age. And as we celebrate this Christmas season, fill us with your glorious presence, O God, upang sa ganon, mapuspos kami, ang makita namin ay ang kaluwalhatian mo, ang makita namin ay ang kagandahan mo, at hindi yung mga incidentals ng Christmas. Mapuspos kami ng kagalakan na ikaw ang tunay na kadahilanan kung bakit kami dapat lubos na nagse-celebrate sa panahon ng Kapaskuhan, sapagkat ang tinanggap namin ay mismo ang presence mo, ang person mo na tumatahan sa buhay ng bawat isa na nananalig sa iyo, na nagbigay ng lugar sa kanilang mga buhay upang ikaw ay tumahan at pagharian. Kami po yun bilang iyong iglesia. Kaya salamat, Panginoon, at sa mga susunod pa mga gabi, alam ko, Diyos, na ikaw ay patuloy na magpapala sa bawat isa na maglalaan ng oras upang alalahanin ang iyong kadakilaan, kabutihan, pag-ibig sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po na gawain nito ng samanggal. Sa iyong kapurihan, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah.